Mga kilalang YouTubers na namayapa na. Ito ang kanilang history. Alamin natin. Number 1. Iman ni Mendez. Pinanganak noong ikatatlo ng Abril, 1993. Si Iman ay isang sikat na aktor at direktor sa YouTube. Nagawa siya ng sarili niyang short films, parodies, at music covers sa kanyang self-titled channel na Iman ni Mendez TV. Nagsimula siyang gumawa ng YouTube videos noong 2011 at nakilala siya sa kanyang parody videos ng mga sikat na Korean dramas noong 2017 at kinilala siya bilang Pambansang Opa. Mayo ng taong 2020 nang inannounce niya na siya ay may acute myeloid leukemia. Nag-shave siya ng kanyang buhok at nag-undergo ng treatment para dito. At bilang suporta sa kanya, may mga ilang vloggers din na nag-shave ng kanilang buhok. Na-admit panandalian si Iman sa ospital, ngunit pinalabas din naman bandang Hunyo dahil sa magandang response niya sa treatment at mukhang pagre-recover ng kanyang katawan. Ito na yung pinakamatinding laban na kakaharapin ko at sinasabi ko sa inyo ngayon, lahat ginagawa ko para manatiling matibay, maging handa at higit sa lahat, maging malakas. Kasi kailangan eh, sabi ni Iman sa isang video. Hayaan nyo lang akong isama kayo dito sa laban na ito para maipakita na rin sa inyong lahat na ibabato sa ating hamon, lahat ng ibabato sa ating pagsubok. Kakayanin, basta diretso lang ang tingin natin. Ang YouTube channel ni Iman ay may mahigit 2 million subscribers. Kaya naman, nakatanggap pa ng YT Gold Button Award si Iman na siya mismo ang nagpaskil sa pader. Ngunit, sadyang napakabilis ng mga pangyayari. Si Iman ay binawian na ng buhay nito lamang August 16, 2020 sa ICU ng St. Luke's Hospital kasama ang kanyang pamilya. Nakinumpirma ng girlfriend nitong si Peachy sa isang Facebook post. Sumulat na makabagbag damdaming message ang girlfriend nitong si Peachy na nagpaiyak sa karamihan ng fans nila. Ibinuhos niya dito ang pagsinta at saloobin sa naging relasyon nila at tinapos niya ang mensaheng ito ng mga katagang. Please lang, pumunta ka naman sa panaginip ko, kahit isang yakap at halik lang, at sabihin mo sa akin na kaya mo yan. Magiging sobrang saya ko na. Kakayanin ko at babangon ako sa tamang panahon. Mahal na mahal kita, Baba. Dito ka lang sa tabi ko, ha? Maraming salamat, mahal ko. Magpakasal na lang tayo sa heaven para si Lord pa magkakasal sa atin. Ang net worth ni Iman ni Mendez ay 40,400 to $243,000 o 2,020,000 hanggang 12,150,000 pesos. Siya ay 26 years old lamang. Number 2, Lloyd Cadena. Si Lloyd Cadena ay nagsimula sa kanyang YouTube channel noong 2011 noong siya ay estudyante pa lamang. Ang pangalan ng kanyang channel ay Lloyd Cafe Cadena. Nakilala siya sa mga nakakatawa niyang content na ginaganap sa isang bright pink background. Comedy ang main theme ni Lloyd, ngunit graduate ito ng napakaseryosong kurso na Financial Management sa Colegio de San Juan de Letran. Kasama niya dito ang isa pang internet sensation na si Makoy Dubs. Baguhan man sa YouTube at kahit 100,000 subscribers pa lamang noong 2013 ay nakatanggap na ng mga awards si Lloyd tulad ng Globe Tat Awards Best Comedy on YouTube Title at YouTube Personality Award sa Influence Asia 2017. Ang Influence Asia ay ang pinakamalaking social media awards show sa Asia. Naging DJ din sa radyo si Lloyd noong Pebrero 2017
at nagpatawa sa time slot ni Papa Jack sa Love Radio. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang 5.3 million subscribers sa kanyang main channel at 3 million subscribers naman sa kanyang vlog channel. Nakatanggap din si Lloyd ng YouTube's Gold Award, isang recognition na ibinibigay sa mga content creator ng mahigit 1 million subscribers sa pareho niyang channel. Ang mga magulang ni Lloyd, gaya ng karamihan, ay OFW workers. Ang kanyang ina ay 24 na taong nagtrabaho sa ibang bansa bago mag-for good nito lamang Enero 2020. At ang kanyang ama naman ay nagtatrabaho sa Middle East at kaka-recover lamang sa COVID-19. Nito lamang ay nasabi na ni Lloyd na nakabili na ito ng kanyang pangarap na house and lot para sa kanyang pamilya dahil magre-retiro na ang nanay niya at gusto niyang ma-experience naman ito na may sarili silang bahay. Ngunit, sadyang mapaglaro ang tadhana. Kinumpirma ng kanyang pamilya sa isang post sa kanyang official Facebook account na si Lloyd ay binawian na ng buhay. Nito lamang ika-apat ng Setyembre 2020, ilang linggo bago ang kanyang 27th birthday. Wala pang balita sa dahilan ng pagkamatay nito. Ang net worth ni Lloyd ay $165,000 to $988,000 o $8,011,575 hanggang $47,972,340. Hindi pa daw natatapos ang bahay na pinapagawa ni Lloyd para sa magulang. Maaaring manood at mag-subscribe sa kanyang ina sa link na nasa ibaba upang makatulong sa gastusin nila. 26 years old lamang si Lloyd. Number 3, Jam Sebastian. Si Jam Vel Fernando Sebastian, o mas kilala sa tawag na Jam, sa YouTube channel nila na pinamagatang Jamich. Kasama ang kanyang girlfriend na si Pauline Michelle Ligayo, o mas kilala sa tawag na Mitch. Ang content ng Jamich ay mga short love story, comedy at pagsasayaw. Isa ang Jamich sa pinakasikat na love team noong 2011. Ang unang in-upload nilang video na pinamagatang By Chance ay nagbigay sa kanila ng 543,163 subscribers at mahigit 7 milyong views. Enero 2014, nang ma-diagnose ng stage 4 lung cancer si Jam, at mula noon ay nag-undergo na ng chemotherapy. At Mayo naman, nang supresang nag-propose ang girlfriend nitong si Mitch kay Jam sa PICC. Ngunit, unti-unting nang hina si Jam hanggang sa puntong humihiling na ito ng mercy killing dahil sa pagod at sakit na nadarama. 26 ng Pebrero 2015, lalong nang hina si Jam at kinakailangan ng ilagay sa life support. Tinapat na sila ng doktor sa kalagayan ni Jam. Mahina na daw ang vital signs nito. At pag nanatili pa sa gamot at ventilator, ay hahaba lamang ang paghihirap nito at sakit na nararamdaman. Ika-apat ng Marso 2015, mahigit isang taon matapos siyang ma-diagnose, ay tuluyan ang bumigay ang katawan ni Jam habang nasa life support. Ang net worth ni Jam ay $1 million to $5 million o $45,575,640 hanggang $242,878,200. Si Jam ay 28 years old lamang. Magsilbing ehemplo sana ito na pahalagahan at iparamdam natin sa mga mahal natin sa buhay kung gaano natin sila kamahal
habang nandyan pa sila. Kung paanong hubad tayong ipinanganak mula sa sinapupunan ng ating ina, ay hubad din tayong mamamatay. Hindi natin madadala ang pinaghirapan. Kung mahilig kayo sa history at mga topic gaya nito, i-click lamang ang like at mag-subscribe sa aming channel.